Ang matatag na sundalong lata. Ang kwentong ito ay nangyari ngayon lamang kasalukuyan. Si Mono ay isang batang nakatira sa isang malaking bahay kasama ang kanyang mga magulang. Mahilig siya sa laruan kaya napakarami ng mga ito. Sa tuwing may bagong laruan sa merkado, siguradong bibilhin ito ng mama at papa ni Mono. Kaya puno ang kanyang kwarto ng mga teddy bear, mga Barbie at laruang kotse. Isang araw, binigyan siya ng kanyang mama ng isang kahong gawa sa lata. Anong nasa loob, mama? Para ito sa pinakamamahal kong anak, mga sundalong lata. Ngayon, meron ka ng sarili mong army. Sila na ang bahala sa'yo. Wow! Mga sundalong lata! Nasa loob ang 100 munting sundalo na gawa sa lata. Sa 100 sundalong ito, merong isang tila na iiba. Ay, bakit po isa lang ang paa ng sundalong ito, mama? Oo nga, baka nagkamali lang sila pagsama niyan sa kahon. Akin na yan may sira, isasaoli ko yan. Huwag po, mama. Di ba sabi niyo, wala namang masama o mali kung kakaiba tayo? Kakaiba lang po siya. Gagawin ko siyang kapitan. Tatawagin ko siyang Captain Tin. Lahat sila magkakamuka. Hindi ko sila mapapangalanan. Hindi ko rin naman malalaman kung sino-sino sila. Pero si Captain Tin, makikilala ko. Dahil kakaiba siyang sundalo. Hay, anak ko. Napalaki kita ng maayos. Tama ka. Wala siyang depekto. Iba lang siya sa atin. Espesyal si Captain Tin. Paborito ni Mono si Captain Tin, kaya nilalagay niya ito sa estante. Makinig ka, Captain Tin. Pantayin mo lahat ng laruan ko habang wala ako. Okay ba, Captain Tin? Dapat magkaisa tayo at dapat walang iwanan kahit kailan. Mono! Kakain na tayo! Sige, Captain Tin. Magkita tayo mamaya, ha? Mahal ng kapitan ang kanyang amo. Pagsara ni Mono ng pintuan, nabuhay ang lahat ng kanyang mga laruan. Pinagmasdan niya ang kanyang mga kasama, ang panda na nag-inat ng likod, ang giraffe na nahulog sa sahig na agad tumayo at nag-inat din. Inikot ni Barbie ang kanyang ulo na nakaharap sa maling direksyon. Tara! Laro tayo! Nasaan si Mono? Ang bilis pa namang makalimot! Kalaro natin siya dito kanina-nina lang! Isa akong paniki! Tulog ako pag may araw! Aba! Malay ko ba? Pero hindi sila pinapansin ni Captain Tin dahil nakatitig na lamang siya sa kinang na natatanaw niya sa malayo. At naroon nga siya, isang manikang papel na ballerina sa isang malaking palasyo. Kumikinang ang mga batong nakalagay sa kanyang damit. Pero pinakamakintab ang malaking puso na nasa gitna ng kanyang damit. Nakatayo lamang siya sa isang paa habang ang isa na may nakataas sa kanyang likuran. Katabi niya ang isang lawa sa labas lamang ng palasyo. Iniilawan ng tubig ang mukha ng ballerina. Siya lang ang tinititigan ni Captain Tin. Wow! Yan ang pinakamagandang babaeng nakita ko sa buong buhay ko! Si Tracy, sangayon ako dyan! Lagi lang siyang nakatayo sa isang paa. Pursigitin siyang ballerina. Pasensya na po kayo. Ipagpaminin niyo po ang sinabi ko. Hindi ko na malayang kinakausap ko na palang sarili ko. Aba, tunay ka ngang sundalo. Magalang at mapagkumbaba. Isa pong karangalan, Ginoo. Salamat po. Yun lamang ang napag-usapan ng dalawa, pero hindi makalimutan ni Captain Tin ang sinabi ni Ginoong Dolphin, si Tracy, ang ballerina. Agad na pagtanto ng munting sundalo na napapaibig na siya sa magandang ballerina. Lumipas na ang gabi. Naglalaro at nagtatawanan pa rin ang mga laruan. Pero si Captain Tin, patuloy pa rin ang pagsulyap kay Tracy mula sa malayo. Gusto ko siyang lapitan at kausapin. Pero ano namang sasabihin ko? Tatanggapin kaya niya ako? Pwes, kailangan kong subukan. Hindi yung ganito lang na hinahangaan ko siya sa malayo. Ginoong Dolphin, pwede niyo po ba akong tulungan bumaba dito? Gusto kong puntahan at kausapin si Tracy. Gusto kong magtapat ng aking nararamdaman. Aba, syempre naman.
Pero may gusto muna akong sabihin sa'yo kung pahihintulutan mo. Ano yun? Si Tracy ang pinakamagandang balerina dito at ikaw naman ay isang sundalo na may isang paa. Tingin mo ba matatanggap ka niya? Pasensya ka na. Kaibigan kita at ayaw ko lang namang masaktan ka. Naaintindihan kita, Ginoong Dolphin. Totoo naman yung sinasabi mo. Pero kulang man ang paa ko, hindi ibig sabihin noon na wala akong puso. Dapat niyang malaman na may umiibig sa kanya. Hindi ko pwedeng ipilit na mahalin din niya ako. At alam kong posible din namang hindi niya ako gusto. Pero pwede ko pa rin namang sabihin, hindi ba? Hindi ko rin naisip yun ah. Tama ka. Hindi mahalaga kung anong tingin nila sa atin. Ang mahalaga, yung tingin natin sa sarili natin. Sige. Lumakad ka na. Naway magtagumpay ka, Captain Tin. Huminga ng malalim si Captain Tin at nagsimulang tumalon-talon patungo sa ballerina. May ilang beses din siyang nadadapa sa kanyang pagtalon. Ganun pa man, bumabangon pa rin siya at masiglang nagpapatuloy. Hanggang sa narating na niya ang palasyo. Kabado si Captain Tin, pero desidido siya sa kanyang gagawin. Sabihin mo lang na sa palagay mo, napakaganda niya at gusto mo sana siyang makilala at maging kaibigan. Kamusta, Binibini? Pumunta ako dito para sabihin, napakaganda ko talaga! Ha? Ano? Mali. Ibig kong sabihin, ang ganda mo. Eh, hindi naman sa pangit yung iba. Pero ang ibig kong sabihin, wala naman talagang pangit. Pati nga ang palasyo mo, ang ganda rin. Pati yung lawa, yung giraffe, yung panda na rin. Lahat naman ng hayop maganda. Hindi naman sa isa kang hayop. Ay, ano ba itong pinagsasabi ko? Ikaw siguro si Captain Tin. Sana hindi ka nasaktan. Nakita ko kasi na ilang beses kang nadapa. Oo nga. Medyo mahirap kasing maglakad kapag iisa lang ang paa eh. Oo naman. Pasensya ka na. Hindi, okay lang. Magandang pangpapawis din ang pagtalon. Tama. Hindi maialis ni Tracy ang tingin niya kay Captain Tin. Ngayon lang siya nakakita ng sundalong ganun katatag ang kalooban. Espesyal nga siyang laruan. Pumunta ako dito para sabihing ikaw ang pinakamagandang balerina na nakita ko. At gusto kitang maging kaibigan. Salamat, Captain Tin! Buong gabi silang nag-usap doon sa tabi ng lawa, nagtatawanan at nagkwekwentuhan. Ito ang pinakamasayang gabi para sa kanilang dalawa. Halika, tignan mo yung mga laruan ko. Papakilala ko sa iyo ang bago kong laruang kapitan. Isa siyang gwapo at matipunong laruan. Captain Tin! Teka, asan na siya? Mama, nakita niyo po ba si Captain Tin? Ang daming laruan! Si Captain Tin! Aba, may sira pala siya. Hindi na siya dapat nilalaro pa. Umalis ka na gamit ng bangkang ito! Paalam sa'yo, kawawang sundalo! Ingat sa biyahe! Hindi! Ha? Ano? Teka! Saan ako pupunta? Pero sobrang bilis ng agos ng tubig! Walang magawa si Captain Tin. Sandali! Hindi pwede! Kailangan ko makabalik sa kwarto! Taam ako! At kay Tracy! Pero bago pa makapag-isip ng gagawin si Captain Tin, palapit na siya ng palapit sa kanal! Bumagal na ang agos ng tubig, pero hindi niya mailiko ang bangka o magawang tumalon dahil alam niyang malulunod siya sa ilalim ng tubig. Ilang oras na ang nakalipas, sinusubukan pa rin niyang iliko ang bangka hanggang sa... Hindi! 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 Umabot na ang tubig sa dagat. Tuluyan ang nasira ang bangka. At dahil isa siyang laruang lata, hindi niya kayang lumangoy sa dagat. Lumubog siya sa ilalim ng malawak na karagatan. Ay, Tracy. Patawarin mo ako. Hindi. Hindi ako susuko. Ako si Captain Tin. Mula ngayon, lahat ng bagay ay gagawin ko para makabalik kina Tracy at Monu. Pero hindi dito natapos ang mga pagsubok. Habang tumatalon si Captain Tin para makaahon sa dagat, isang malaking isda ang dumating at lumamon sa kanya. Ano ba ito? Hoy, isda!
Hindi ako pagkain. Palabasin mo ako dito. Tinubukan ni Captain Tin ang lahat ng paraan para makalabas sa bibig ng isda. Nabalisa ang isda sa nangyayari at halos umabot na ito sa pampang. Bigla na lamang, "May huli ako! Masarap ang maluluto ko ngayon!" Dinala ng kusinero ang isda sa kusina at hiniwa ito para lutuin. Teka! Ano to? Isang sundalong lata! Agad hinugasan ng kusinero ang laruan sa gripo. Gusto niyang ipakita sa lahat kung anong nahanap niya sa nahuling isda. Parang isang tunay na sundalong umuwi galing sa digmaan. Pero iba ang iniisip ni Captain Tin. Hindi niya kilala ang kusinero, pero napansin niya ang kanyang paligid. Parang kilala ko ang lugar na ito. Nananaginip lang ba ako? O baka tumama ang ulo ko kung saan? At tama siya! Kilala nga niya ang lugar na yon. Iyon ang kanyang bahay. Nakabalik na siya kay Monu at sa kanyang mahal na si Tracy. Oh, yan si Captain Tin! Kahapon pa siya nawawala! Hay, salamat po at binalik niyo po siya sa akin! Masaya si Captain Tin nang makita si Monu. Pero hinahanap niya kung nasaan ang iniibig niyang ballerina. At nakita nga niya ito. Nakatayo pa rin sa palasyo kung saan sila unang nagkakilala. Hindi niya maalis ang tingin niya sa dalaga. Ang hindi niya alam, nadulas ang kusinero sa isang laruan at naihagis siya sa lumiliyab na tsimineya. Wow! Captain Tin! Pero huli na ang lahat. Natutunaw na si Captain Tin. Pero hindi niya naramdaman ang apoy dahil nakatingin lang siya kay Tracy. Patuloy din ang tingin ni Tracy kay Captain Tin. Kung pwede lang sana siyang sumama sa sundalo. At bigla, nakaisip ng paraan si Monu. Agad siyang tumakbo at binuksan ang bintana. Ayan! Hihipan ng hangin yung apoy para mamatay! Pero sa halip na mapatay ng hangin ang apoy sa tsimineya, hinipan nito ang papel na balerina patungo sa apoy. Hala, anak ko! Tracy! Pinanood ng ibang mga laruan habang nasusunog si Tracy at si Captain Tin. Natuwa ang lahat sa kanilang nakita. Sa wakas, magkasama na rin ang magkasintahan. Pagdating ng kanyang mama, tuluyan nang naging abo ang papel na balerina at ang sundalong lata. Wala nang natira sa kanila. Ay, mama! Wala na si Tracy at Captain Tin! Nako, kinalulungkot ko. Pasensya ka na, anak. Ano yun? Puso ba yun? Isang ang puso. Isang hugis puso na gawa sa natunaw na lata. At may maliit na pulang puso pa sa gitna nito. Tulad ng pulang puso na nasa gitna ng damit ng balerina. Yun na lamang ang natira mula sa kanya. Kilala ni Monu ang kanyang mga laruan. Naintindihan ni Monu ang buong pangyayari. Kaya napangiti na lamang siya at nilagay ang puso sa ibabaw ng istante. Wala nang hahadlang kay Tracy at Captain Tin. Habang buhay na sila ngayong magsasama. Hindi na rin sila mawawala kay Monu at hindi na rin sila mawawala sa isa't isa.